Let's go. Para makapagpahinga ka na, seryoso nitong sabi at inakay na siya. Pagpasok sa sasakyan ay agad na hiningi nito ang address niya sa Valenzuela at agad naman niyang ibinigay iyon. Pinatulog muna siya nito para makapagpahinga. Naging sunod, sunuran lang siya sa binata. Wala siyang lakas na kumontra o umayaw. Sa katunayan, kanina pa niya gustong matulog. Paglapat ng likod niya sa upuan ay naramdaman agad niya ang antok. Sa sobrang pagod siguro. As sa ikabilang banda, tulog na tulog naman ang dalaga nang makarating sila sa apartment nito. Medyo nahirapan pa si Dave sa parking dahil maraming sasakyang nakapark, kaya nagpatulong siya sa kapatid nito, buti na lang at nakahanap agad sila. Nang may park na ay binuhat niya ang dalaga papasok ng apartment nito. Ni hindi man lang ito nagising. Sobrang sama ng pakiramdam at pagod siguro nito, kaya maya't maya ang daing nito. Nagluto ang kapatid nito ng soup bago umalis. May trabaho pa raw ito. Sinabi niyang masama ang pakiramdam ng dalaga kaya sasamahan niya kahit ngayong gabi lang. Pumayag naman ito. Alam niyang may tiwala ito sa kanya. Iniwan din ito ang dalawang anak. Malalaki naman na, sa kabilang kwarto ng apartment ng dalaga ito naglalaro. Napakahimbing ng tulog ng dalaga. Bigla namang nakaramdam ng awa si Dave dahil panay-panay ang diing nito. Hindi niya alam ang saktong nararamdaman nito, pero batid niyang nahihirapan talaga ito. Hinaplos niya ang pisngi nito. Unang kita pa lang niya sa dalaga noong gabing iyon, ay nakuha agad nito ang puso niya. Laking tuwa niya nang ipakilala ng kaibigang si Zek ito bilang matalik na kaibigan. Nakahinga siya ng maluwag. Galak ang naramdaman niya ng mga oras na iyon nang ipagkatiwala sa kanya ang dalagang ito. Kahit isang saglit ay hindi niya iniwan ng tingin ito. Napakasaya niya rin nang pumayag itong magpahatid sa kanya. Sa ilang oras na kausap ang dalaga, naaliw talaga siya rito. Panay ang kwento nito hanggang sa maging komportable na sila sa isa't isa. Simula ng gabing iyon, lagi nang ginugulo nito ang puso't isip niya. Kahit ilang araw pa lang niya itong kilala, alam niyang napakabuti nito. Parang nagkakaroon ng puwang sa puso niya ang dalagang mahimbing na natutulog sa kama. Kailan ba siya huling nakaramdam ng ganito? Ah, that was 3 years ago. Pero bigla siyang iniwan ng babaeng unang minahal. She died at the age of 26, isang sakit na traitor ang kumitil sa buhay ng mahal niya. Nalungkot siya bigla sa isiping iyon. Napatingin siya sa orasan, 7:30 pa lang naman. Napalingon siya sa daladalang sling bag ng dalaga na nasa gilid. Tumutunog iyon. May tumatawag yata. Maya-maya ay natigil ang pagtunog. Naulit ng ilang beses ito. Ayaw naman niyang pakialaman ang cellphone nito, kaya hinayaan niya na lang. Samantala, naiinis na si Brendan sa ginagawa ng bunsong kapatid. Pwede bang maupo ka, Kyle? Nahihilo na ako sa iyo, singhal niya sa kapatid na kanina papabalik-balik sa harap niya. Kuya naman, sino ba ang hindi mapapakali? Hindi man lang sinasagot ni Corinne ang tawag ko. Dati naman ay... Kayo ba? Makareact ka naman parang boyfriend. Naiinis siya pero parang gusto na niyang matawa sa kapatid. Ganito ito kapag namumroblema sa sekretarya niya kahit dati pa. Kararating lang nito galing sa kung saang lupalop ng mundo. Mahilig ito sa musika, kaya sumali ito sa banda na kalaunay naging sikat. Wala itong hilig sa business. Hindi na rin pinilit ng magulang nila. Lahat ng gusto nito ay nasusunod, palibhasa ay bunso, kaya suportado ng buong pamilya. Yun lang, ani Kyle. Biglang nalungkot nang mapagtanto nito ang sinabi niya. Ramdam niya ang lungkot ng kapatid. Ilang beses na itong nagpahayag ng totoong nararamdaman kay Corinne, subalit wala raw talagang nararamdaman na special ang dalaga para dito. Kaibigan lang daw ang turing nito sa kapatid. Napangiti siya sa sarili. Alam niyang sa kanya may gusto ang dalaga. Natulala siya ng inamin nito sa kanya na gusto rin siya nito. Parang nagfiesta ang laman niya ng sinabi nito sa harapan niya mismo. Parang teenager lang siya ng mga oras na yun. Kung alam lang ng kapatid ang nararamdaman niya sa babaeng gusto rin ito. Pero pilit niyang nilalabanan ang sariling huwag tuluyang mahulog dito, pero lalo yatang nadagdagan iyon pagkatapos ng nangyari sa kondo ng dalaga. Hindi naman niya akalaing wala pa itong karanasan sa kahit sino.
Kahit noong unang hinalikan niya, ni hindi man lang tumutugon sa kanya. Sa isiping yon, bigla na lang nag-init ang buong katawan niya. Kakaiba ang hatid sa kanya ni Corinne ng gabing nagsanib ang kanilang katawan. Tanging mata at katawan nila ang nag-uusap. Nagkakaintindihan sila. Yung nangyari sa kondo ng dalaga ay isa sa hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. "I moment to remember eh. Damn that woman." Iniisip pa lang niya, ganyan na ang epekto sa kanya. Napahawak siya sa batok niya. Masakit man, pero kailangan niyang iwasan ang dalaga. Buntis si Darlene. Inamin ng nobya na pinagseselosan nito si Corinne. Hindi man direktang sinabi na nagseselos ay ramdam niya nang sinabi nitong huwag siyang masyadong lumapit sa mga babae. Minsan sumagi na sa isip niya na masaya rin siguro na maging ina ng mga anak niya si Corinne. Pero huli na. Bakit kasi ngayon lang niya nakilala ang dalaga? Sadya bang tinago sa kanya ng tadhana ang babae sa tuwing uwi siya ng Pilipinas para magbakasyon? May pagsisisi man, pero huli na nga eh. Ipilit bang isipin ang mga bagay na yon, sigaw ng isang parte ng isip niya. Matagal na niyang pinangarap ang bumuo ng sariling pamilya. Masaya siya, pero parang may kulang. Pilit niyang kinakapa sa dibdib ang kulang. Pero bakit ngayon ay parang naguguluhan siya sa kung anong meron sila ng nobya? Gulong-gulo talaga ang isip at puso niya. Labagman sa kalooban, kailangan niyang iwasan si Corinne. Masyadong maselan ang pinagbubuntis ni Darlene. Pagkatapos ibalita sa kanya ni Darlene kanina, ay sinamahan niyang magpa-check up ito. Hindi na rin siya bumalik dahil sinamahan niya ito sa kondo niya. Napapitlag siya nang magring ang cellphone na nasa bulsa. Kinapa niya iyon at tiningnan kung sino ang tumatawag. Si Dave ang tumatawag. Sinagot niya iyon. "Jude, napatawag ka," tanong niya. "May sasabihin lang ako sa'yo, bro. Tungkol kay Corinne," sabi nito sa kabilang linya. Napatingin siya sa kapatid ng binanggit si Corinne. Doon niya lang napansing nakatingin din ito sa kanya. Ramdam din niyang may gusto si Dave sa dalaga. "Rachelman, what about her?" "Ahem, paano ba to?" Napabuntong hininga ito. "Okay, I'm with her. She's not feeling well as of the moment, and she's trembling right now." Hindi naman siya mainit pero she's trembling. It seems nasa loob ng katawan ang lagnat niya, natatarantang sabi nito pagkuwan. Natigilan siya sa sinabi nito. Saka lang nag-sink in sa utak niya ang ilang beses na pag-angkin sa dalaga. Natampal niya bigla ang noo. Anong magagawa niya, wala na ito sa tabi niya pagmulat ng mata. Hindi nga niya alam na may iniinda ito kanina. Ni hindi nga sila nakapag-usap. "Hey, are you still there?" tanong ni Dave sa kanya. "Yes," nautal na sagot niya. "Gusto ko siyang dalhin sa hospital pero walang may iwan dito sa mga pamangkin niya. Hindi ko kasi makontak ang kapatid ko," mahabang litanya nito at halatang natataranta na ito. "Nanasaan kayo?" "Pupunta kami," nag-aalalang sabi niya. Kung alam lang ng kausap ang nangyari dito. Pagkatapos ibaba ay hinila niya ang kapatid. Lalo namang nag-alala ito sa sinabi niya. Buti na lang ay alam ng kapatid niya ang bahay ng dalaga sa Valenzuela. Kung hindi siya nagkakamali, she is still sore down there. Narinig niya rin itong daing kanina habang tulog. Nakonsensya siya bigla sa nangyari ngayon sa dalaga. "Dan," naisatinig niya. Napalingon naman ang kapatid sa kanya. Kinuha niya ang phone at idinyal niya ang numero ni Nikki. Ang pinsan niya. Isa itong doktor. Alam niyang obgin ang kailangan ni Corinne. Mabuti na lang at pumayag itong sumama sa kanila. Dinaanan nila ito at mabilis na binaybay ang EDSA papuntang north. Pasalamat sila dahil hindi masyadong traffic. Pagdating sa tapat ng apartment ng dalaga ay nagpatiuna namang bumaba ang kapatid. Akmang hahakbang si Nikki nang pinigilan niya ito. "Nix, please huwag mong sabihin kay Kyle o kay Dave." Alam na nito ang ibig niyang sabihin. Kinausap niya ito ng masinsina nang sinundo ito kanina. Kahit hindi man sinasabi ni Dave, may nararamdaman din ang kaibigan sa sekretarya niya. Matamis nang umiti ang pinsan sa kanya. "Of course." Ano pat naging paborito kitang pinsan, saad nito at tinapik ang likod niya. Samantala, "Corinne,
hinanap niya ang boses na tumawag sa kanya. Napangiti siya sa babaeng may hawak na ice cream na nakaplastik at mabilis na binitiwan niya ang Barbie na laruan. Nanay! Niyakap naman siya nito ng mahigpit at ginulog pa ang buhok niya. Tiningnan at ninitsan siya nito ng matamis. Miss na kita, anak. May dala akong ice cream, alam kong paborito mo ito. Tinakita nito sa kanya ang plastic na dala-dala. Kinuha niya iyon at ninitsan niya ito ng matamis. Miss na rin kita, Nay. Saan ka po ba galing? Bakit ngayon ka lang, sunod-sunod na tanong niya. Doon anak, sabi nito at may itinuro. Sinundan niya ang kamay nito. Nagtaka siya. Langit ang tinuturo nito. Napakunot noon naman siya. Mumiti ito sa kanya. Doon na kasi ako nagstay, anak. Ayaw mo na po ba sa amin? Kaya doon ka na po tumira. Hindi po ba kami pwedeng tumira doon, humihigbing tanong niya. Hindi pa rin nawala ang ngiti ng ina. Hindi naman sa ganun anak, mahal na mahal ko kayo, alam nyo yan, diba? Isipin mo na lang nagtatrabaho ako roon. Pupunta ka rin naman doon sa tamang panahon. Basta gumawa ka lang ng mabuti, magkakasama rin tayo sa balang araw, mahabang sabi ng ina. Bakit po kayo nandito? Kasi po wala kayong pasok sa trabaho. Kaya ako nandito kasi nararamdaman kong kailangan mo ako, anak. Basta kung ano man yan, magpakatatag ka lagi, ha? Tandaan mo, lagi kitang binabantayan mula sa itaas, nakangiti nitong sabi. Kaya napatingin siya sa ina. Hanggang sa unti-unti ay naglaho na ito. Napahagulhol siya ng malakas nang hindi na makita ang ina, hindi na tumitigil ang mga luhang dumadaloy sa mga mata niya. Nagising si Corinne dahil sa yugyug sa balikat niya. Napapahit siya sa mata nang maramdamang basa iyon. Corinne, wake up! Napamulat siya ng mata. Nabigla siya nang mabungaran ang isang babae na nakaupo sa may gilid niya. Kinuskus pa niya ang mata, baka namamalik mata lang siya. Pamilyar sa kanya ang mukha nito. Napakaganda nito. Nakangiti ito sa kanya. Kung iisipin niya lang ay parang nasa langit na siya, parang anghel naman kasi talaga ang kaharap niya. Hey! Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito. Oh Emma God, si Nikki pala. Ang pamangkin ni Tita Ann. Nikki! Teka, anong ginagawa mo rito? Nakipagbeso-beso siya sa dalaga. Kahit papaano naging malapit din sila nito. I'm with A. Sadyang biniti nito ang sasabihin at may tiningnan. Napalinga siya sa paligid ng maramdamang may mga matang nakamasid sa kanya. Nakita niya si Dave na nakaupo sa couch ng kwarto niya, ninisyan siya nito. Pero napako ang tingin niya sa lalaking nakatayo. Seryoso ito. Ang sungit, anya sa isip. Nagkasalubong ang mga tingin nila ni Brendan. Napaangat na lang siya ng kilay nang kumibot ang mga mapupulang labi nito. Agad na binawi niya ang tingin at binalingan si Nikki. Magsasalita na sana siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Natigilan siya nang mapagtanto kung sino ang pumasok. Oh, you're awake. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo, ani Kylie? Biglang namiss niya ang makulit na ito. Matamis nang umiti ito at lumapit sa kanya. Akma siya nitong yayakapin ng pigilan ni Nikki. Later, cause. Check ko muna si Corinne, baka mamaya dyan pala sa harap niya ang masakit, pagkuway sumulyap sa gawin ni Brendan. Iwan niyo muna kami, please, dugtong nito at inilabas ang stethoscope nito. Tumango-tango na lang si Kylie. Naunang lumabas ang seryosong mahal niya, este ang boss niya, kasunod si Dave at si Kyle ang pinakahuli. Pinisil nito ang kamay niya at ninitian siya ng matamis bago humakbang paalis. Pagkatapos siyang i-check nito at ang temperature niya ay tumitig sa kanya ang dalaga. Ayaw lumabas ng lagnat mo, Corinne. I want you to be honest with me, okay? Napatingin siya sa dalagang objin. Nahihiya siya, kaya napayuko na lang siya. First time niya kasing maranasan ito. Hindi niya alam ang sasabihin. Lalo pat pinsan ito ng boss at kaibigan niya. Hey, okay lang yan. My doctor, isipin mo na lang di tayo magkakilala. Professional ako pagdating sa ganitong bagay. I don't want to question you about what happened, malumanay na sabi ni Nikki,
pero parang napapangiti ito. Napatitig siya kay Nikki. Alam ba nito kung ano ang nangyayari sa kanya? Sinabi ng boss niya. Nakakahiya. Dan. Namula siya bigla at iniwas ang tingin dito. You're blushing, Corey. Wait, I'm okay, si Bren ang nagsabi. Okay. Bigla niyang pinutol ang sasabihin nito at tinakpan ang tainga. Natawa naman si Nikki sa inakto niya. Normal lang yan sa mga first-timer, Corey. Huwag ka nang mahiya dyan, okay? Natatawa pa rin ito. Walang nagawa eh sa Corinne kundi sagutin ang mga tanong ni Nikki. Maya-maya ay naging komportable na siyang magsabi ng tunay na nararamdaman ng buong katawan niya. Kung di ka lang gusto ni Kyle, baka nasabi ko na kay tita ang nangyari sa inyo ni Bren. Nakangiti ito. Nagulat siya sa sinabi ni Nikki. Nikki, don't eh. Nakakahiya, baka sabihin nila nilandi ko si Brendan kahit alam kong may nobya na. Baka mamaya anong sabihin din ni Kyle sa akin. Kaibigan ko siya, nagmamakaawa niyang sabi. I know. Don't worry, nag-usap na kami ni Bren. Pero alam mo, mas gusto kita para kay Bren kaysa sa nobya niyang pa, Demir. God! Pinagselosan pa ako, papalatak nitong sabi. Nikki! Yan lang ang nasabi niya sa dalagang doktor. Natuwa siya kahit paano sa sinabi nito. Gusto kita, Ken, para sa pinsan ko. Pero syempre, ayoko ring masaktan ka. Kahit pa paano naging kaibigan din kaya kita, malungkot na saad nito. I am her doctor, biglang seryoso nitong saad at tumitig sa akin. Oh, siya. She's pregnant eh. Natigilan siya sa sinabi ng kaharap. Kahit hindi nito sabihin ang pangalan ni Darlene, alam niyang ito ang tinutukoy ni Nikki. Hindi na niya naintindihan ang ibang sinasabi nito dahil sa pagkirot ng dibdib niya. She's pregnant eh. She's pregnant eh. She's pregnant eh. Paulit-ulit na nag-echo sa kanya ang sinabi ni Nikki. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Basta gumawa ka lang ng mabuti, magkakasama rin tayo sa balang araw, mahabang sabi ng ina. Eh, bakit po kayo nandito? Kasi po wala kayong pasok sa trabaho. Kaya ako nandito kasi nararamdaman kong kailangan mo ako, anak. Basta kung ano man yan, magpakatatag ka lagi, ha? Tandaan mo, lagi kitang binabantayan mula sa itaas, nakangiti nitong sabi. Kaya napatingin siya sa ina. Hanggang sa unti-unti ay naglaho na ito. Napahagulhol siya ng malakas nang hindi na makita ang ina, hindi na tumitigil ang mga luhang dumadaloy sa mga mata niya. Nagising si Corinne dahil sa yugyug sa balikat niya. Napapahid siya sa mata nang maramdamang basa iyon. Corinne, wake up! Napamulat siya ng mata. Nabigla siya nang mabungaran ang isang babae na nakaupo sa may gilid niya. Kinuskus pa niya ang mata, baka namamalik mata lang siya. Pamilyar sa kanya ang mukha nito. Napakaganda nito. Nakangiti ito sa kanya. Kung iisipin niya lang ay parang nasa langit na siya, parang anghel naman kasi talaga ang kaharap niya. Hey! Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito. Oh Emma God, si Nikki pala. Ang pamangkin ni Tita Ann. Nikki! Teka, anong ginagawa mo rito? Nakipagbeso-beso siya sa dalaga. Kahit pa paano naging malapit din sila nito. I'm with A. Sadyang biniti nito ang sasabihin at may tiningnan. Napalinga siya sa paligid ng maramdamang may mga matang nakamasid sa kanya. Nakita niya si Dave na nakaupo sa couch ng kwarto niya, ninisyan siya nito. Pero napako ang tingin niya sa lalaking nakatayo. Seryoso ito. Ang sungit, anya sa isip. Nagkasalubong ang mga tingin nila ni Brendan. Napaangat na lang siya ng kilay nang kumibot ang mga mapupulang labi nito. Agad na binawi niya ang tingin at binalingan si Nikki. Magsasalita na sana siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Natigilan siya nang mapagtanto kung sino ang pumasok. Oh, you're awake. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo, ani Kylie? Biglang namiss niya ang makulit na ito. Matamis nang umiti ito at lumapit sa kanya. Akma siya nitong yayakapin ng pigilan ni Nikki. Later, cause. I-check ko muna si Corinne, baka mamaya dyan pala sa harap niya ang masakit, pagkuway sumulyap sa gawin ni Brendan.
Iwan niyo muna kami, please, dugtong nito at inilabas ang stethoscope nito. Tumango-tango na lang si Kyle. Naunang lumabas ang seryosong mahal niya, este ang boss niya, kasunod si Dave at si Kyle ang pinakahuli. Pinisil nito ang kamay niya at ninitian siya ng matamis bago humakbang paalis. Pagkatapos siyang i-check nito at ang temperature niya ay tumitig sa kanya ang dalaga. Ayaw lumabas ng lagnat mo, Corinne. I want you to be honest with me, okay? Napatingin siya sa dalagang Objin. Nahihiya siya, kaya napayuko na lang siya. First time niya kasing maranasan ito. Hindi niya alam ang sasabihin. Lalo pat pinsan ito ng boss at kaibigan niya. Hey, okay lang yan. Eh my doctor, isipin mo na lang di tayo magkakilala. Professional ako pagdating sa ganitong bagay. I don't want to question you about what happened, malumanay na sabi ni Nikki, pero parang napapangiti ito. Napatitig siya kay Nikki. Alam ba nito kung ano ang nangyayari sa kanya? Sinabi ng boss niya. Nakakahiya. Dan. Namula siya bigla at iniwas ang tingin dito. You're blushing, Corey. Wait, you am okay, si Bren ang nagsabi. Bigla niyang pinutol ang sasabihin nito at tinakpan ang tainga. Natawa naman si Nikki sa inakto niya. Normal lang yan sa mga first-timer, Corey. Huwag ka nang mahiya dyan, okay? Natatawa pa rin ito. Walang nagawa sa Corinne kundi sagutin ang mga tanong ni Nikki. Maya-maya ay naging komportable na siyang magsabi ng tunay na nararamdaman ng buong katawan niya. Kung di ka lang gusto ni Kyle, baka nasabi ko na kay tita ang nangyari sa inyo ni Bren. Nakangiti ito. Nagulat siya sa sinabi ni Nikki. Nikki, don't eh. Nakakahiya, baka sabihin nila nilandi ko si Brendan kahit alam kong may nobya na. Baka mamaya anong sabihin din ni Kyle sa akin. Kaibigan ko siya, nagmamakaawa niyang sabi. I know. Don't worry, nag-usap na kami ni Bren. Pero alam mo, mas gusto kita para kay Bren kaysa sa nobya niyang pa, Demir. God, pinagselosan pa ako, papalatak nitong sabi. Nikki, yan lang ang nasabi niya sa dalagang doktor. Natuwa siya kahit paano sa sinabi nito. Gusto kita Ken para sa pinsan ko. Pero syempre, ayoko ring masaktan ka. Kahit pa paano naging kaibigan din kaya kita, malungkot na saad nito. I am her doctor, biglang seryoso nitong saad at tumitig sa akin. Oh, siya. She's pregnant eh. Natigilan siya sa sinabi ng kaharap. Kahit hindi nito sabihin ang pangalan ni Darlene, alam niyang ito ang tinutukoy ni Nikki. Hindi na niya naintindihan ang ibang sinasabi nito dahil sa pagkirot ng dibdib niya. She's pregnant eh. She's pregnant eh. She's pregnant eh. Paulit-ulit na nag-echo sa kanya ang sinabi ni Nikki. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig.